Sir, nandito na kami. We're in position. Nadaan niya yung mga mortar tube. So we will fire 3 sighting rounds and we'll fire for effect. Tinatanong ng father ko. Sabi niya, saan ang, sa ilan ang magiging casualty? He called back, sir, sir, alam niyo naman, pag sighting round, to whom it may concern yan. Mm. Nung sinabi sa kanya, abort, abort, abort. In-abort na kaagad yung operation. Sabi ko, Dad, well, paano yan? Sabi niya, you know, I have spent my whole life defending Filipinos. I'm not about to kill them now. Oh, shit. Labutan ako. Ano, no? Iba talaga yung pagmamahal ni, parang tuloy ako eh, emotional eh. Iba talaga yung pagmamahal ng Ferdinand Marcos, no? Sa mga Pilipino o sa Pilipinas. Isipin mo, ito yung panahon, yung kinikwento niya na to ha, yung panahon na ang dami na nag-aaklas. Okay, may mga rally-rally na nangyayari na pinapatalsik sila si Ferdinand Marcos sa Malacanang at ang kanyang pamilya. So, yun nga, dahil didepensahan ng mga militar ang kanyang ang pangulo, eh ano, magpabibitaw na nga daw ng mortar tube para ma-disperse ang rally o yung yun nga yung rally. Well, anyway, sabi ni Ferdinand Marcos kung may mga masusugatan o may mga casualty o may mga masasaktan, eh yun, inabort niya yung mission na yun. So yun rin yung isa sa mga dahilan kung bakit umalis si Ferdinand Marcos sa Malacañang, dahil ayaw niyang masaktan yung mga Pilipino o yung mga kapwa niya Pilipino, kasi sabi niya nga, I have spent my whole life defending Filipinos. I'm not about to kill them now. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas, alamin natin, alamin natin. Ngayong araw po, September 11, 2022 ay birthday ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Si Ferdinand Marcos ay pinanganak noong September 11, 1917. Sa madalit sabi, kung bibilangin natin, ngayon ay nasa 105 na siya. Okay mga utol, ito'y Marcos Day Special. Itong susunod dating vlog o reaction video ay mula kay Bongbong Marcos na channel. Okay, magre-react si Bongbong Marcos sa mga iconic photos na kinuwaan sa kanila. So, ikukwento niya yung story behind that picture, yung mga family pictures nila. Okay mga utol, panoorin na natin, siguradong masaya ito. Si Mr. Bongbong o President Bongbong Marcos mismo ang magsasabi kung ano nangyari doon sa picture na yan o yung story behind. Okay, game na. This was taken sa taas ng sa palasyo, yung tinatawag namin na reception hall. Na nasa likod yung ilog, that's Pasig River. Pero may nakakatawang tanong dito. Ba't di raw ako nakangiti? Well, the reason why nalala ko ito, napagalitan ako bago na ako nandun ang picture na ito. Napagalitan ako kasi late akong dumating. Alam ninyo, nung nasa palasyo kami, kahit kami mga bata, kahit nasa eskwela pa kami, pag may gagawin, nakasama ng father, mother ko, o meron kaming sariling appointment, mag-ribbon cutting kami ng toy store or something. Sa umaga, may dadating na parang schedule na sasabihin na nandun ka. Nakatanggap ko naman ako ng schedule, pero hindi ko nasundan. So I arrived about 20 minutes late. Alam mo, my father is the busiest person I have ever met. 20 minutes, marami na siyang nagawa. Kaya medyo nabulyawan ako nung bago nitong picture na ito. Kaya kung makita mo, kung titignan niya yung body language, medyo hindi kami masyadong ano. Parang masama yung loob niya. Balikan natin yung picture. Ano? Parang masama yung loob niya nung kinukuhanan yung picture. Kasi napagalitan si President Bongbong Marcos. Eh, no? Imagine mo, ano kaya si Mr. Ferdinand Marcos bilang tatay? So, iba siguro yung respeto nila talaga, no? Tatay mo, Ferdinand Marcos. Anyway, kita nyo naman kung paano niya pinalaki o anong nangyari sa paglaki ng kanyang mga anak, sila Senator Amy, si Miss Irene at si Bongbong Marcos. Okay? So, doon pa lang, nalalaman na natin kung paano sila pinalaki, kung paano sila manalita rin sa tao. Anyway, ayun, masama loob niya sa kanyang tatay. Tuloy na natin. So hindi kami masyadong ano. Hindi kami masyadong intimate dito. But you know, I guess that happens with all families. Tama. Pagka
very post ang mga picture namin kasi very rare na kaming lima lagi kami magkasama. The minute na makita ng mother ko na magkasama kami, uy, nandito pala, kompleto pala tayo, magtatawag na ng photographer yan. Tapos pagbibihising kami, isang barong, isang casual, isang Americana, whatever. Parang meron na naman kaming bagong family picture pwede gawing official photograph. Mm. That was one of them. Early on. I don't know kung presidente na yung father ko rito, parang hindi pa eh. But I'm guessing wala pa kami sa palasyo nito. Ako, tignan mo naman yung ekspresyo ni Irene, ang landi-landi. Eto, bibidubulong oh. Maraming nagtatanong, anong binulong sa iyo ng tatay mo? Nakita ko yung side na hindi nakikita ng maraming tao. Masyadong palabiro yung tatay ko eh. Lagi kami tinutukso. Kasi may suot na ribbon. Pagka may suot na mapang-asar, no? Si President Ferdinand Marcos pala, bilang tatay ay mapang-asar. Laging inaasar yung mga anak niya. Okay, balikan natin konti, ha? Ayan, may binubulong sa kanya. May ribbon daw. Anong palabiro yung tatay ko eh. Lagi kami tinutukso. Kasi may suot na ribbon. Pagka may suot na ribbon na ganyan, usually yan, ibig sabihin, pupunta kaming Quirino Grandstand. That's an Independence Day. He's talking to me about his speech. I remember, hinila niya akong ganoon. They don't expect for me to say these things. I'm going to say like this. Yun ang bulong niya sa akin. Feeling ko, no? Simula pagkabata ni President Bongbong Marcos, tinitrain na ito ng kanyang ama. Kasi exposed talaga siya eh. Lagi siyang kasama sa mga kung ano-ano, ginawa pa siyang militar noong mga panahon na presidente ang kanyang ama. Naging military personnel to si President Bongbong Marcos dati. Sa mga hindi nakakaalam, ha? Okay, tuloy na natin mga utol. Balikan lang natin, konti. For me to say these things, I'm going to say like this. Yun ang bulong niya sa akin. I think he did that because, you know, for a 8-year-old, 9-year-old, 10-year-old boy, hindi masyadong masaya yung nakaupo ka doon, nakikinig ka, ura-urada na speech, di ba? So he tried to make it fun, or he tried to make it interesting. So syempre, when he told me this, pag nag-speech, syempre, nakikinig ako ng mabuti kasi inaantay ko yung sinabi niya. I thank him for that because I learned so much about public speaking from watching him. Ang ginagawa kasi nga, syempre pagbata ka, no, wala kang interest sa mga public speaking, sa mga sasabihin ng tatay mo. Syempre, presidente yung tatay niya, tas bata ka. Syempre, wala ka namang pakialam dun eh. Diba? Ang ginagawa ng tatay niya, ni President Ferdinand Marcos, kay Bongbong, binubulungan, eto sasabihin ko. Okay? Ngayon, syempre, yung bata, si Bongbong Marcos, as bata, makikinig siya. Aantayin niya yung sasabihin makulit ng tatay niya kasi nga, palabiro nga daw yung tatay niya. Anyway, so aantayin niya yon. Then, kakaantayin niya nun, napapanood niya na yung buong public speech ni Ferdinand Marcos. So, that way nga daw, according to him, ang dami niyang natututunan. And yun, syempre, yung mga proper gestures, paano magsalita in public, natutunan niya yon sa mga pagkakataon na yon. So, yun, sobrang nagpapasalamat siya doon. At syempre, nahubog siya. Palagay ko naman, sinadya yun ni President Ferdinand Marcos para kay Bongbong. Para, mahubog nga siya bilang isang kasi future president. So, ngayon ay presidente na si Bongbong Marcos. At syempre, dahil yun sa kanyang ama, sa paghahanda sa kanya. Okay? Palagay ko, ha? Ano sa palagay niyo, mga utol pa? Comment na lang ang inyong opinion sa comment section. Tuloy na natin. At magsusuot kami na ngayon sa Quirino Grandstand pupunta, which is usually in Independence Day. Nagpa-picture-picture na kami. Dumating yung father ko. So, pa-picture-picture. Habang break, sabi niya sa akin, I understand you've been studying karate. Sabi ko, Dad, I just started. I just attended a class. Ganyan. Can you defend already? Yung ginaano na ako. Well, what will you do if I do this? Boksingero yung tatay ko eh. Noong panahon niya sa eskwela. So that's what we were doing. Nag-sparring kami ng matanda. Nag-sparring kami ng matanda. Ano talaga siya, no? Kahit sino naman siguro, mga utol, no? Kapag nakakita ka ng lumang pictures nyo ng iyong ama o ng iyong ina, matutuwa ka dun sa pangyayari na yun. Especially, yung kagaya nun, napakasaya nila eh. Legit na legit yung saya nila. Tsaka stolen ito.
Okay, mga utol, yung picture na yun. Nasabi picture. So, nag-sparring pala sila kasi nag-aaral na nga daw siya ng karate. Anyway, tuloy na natin. Okay, parang kita mo sa mukha ni President Bongbong Marcos yung ligaya, no? Pag naaalala niya yung mga kung anong nilalaman o yung storya sa likod nung mga larawang ito. Okay, mga utol, tuloy na natin. Na-enjoy, panoorin din. Ayan. Ayan yan. Alam niya yung kwento niyan. This next picture is iconic. This is the first inaugural. Andiyan pa si Lola Sefa. I remember that it was... Si Josefa Edralin, ang nanay po ni President Ferdinand Marcos. Ang tatay po ni President Ferdinand Marcos ay si Mariano Marcos na dating congressman sa Ilocos Norte. Si Ferdinand Marcos po ay pinanganak sa Sarat, Ilocos Norte noong September 11, 1917. Okay mga utol, tuloy na natin. Because of course, a very happy occasion because my father had won the presidency. You know, everybody was in terribly good spirits. Look at everybody. Everybody looked so happy. This one is campaign of 86. For the snap election, I appointed myself as the advance party. So lahat ng pupuntahan ng father ko, nauuna ako. Nire-ready niya na. One or two days before, kausapin ko yung mga leader, we'll set everything up. Tapos pati yung mga logistics, kung saan dadaan yung sasakyan, kung saan titira yung mga security, all of those things. But I wanted to make sure na pagdating nung father ko, maayos lahat. So he will just do his campaign and ganun-ganun. Kung makita mo yung mesuot na sa likod, Marcos Tolentino, so that's 86. Pati yung jacket ng father ko, 1986 yan. Nice one. This is the very famous one. This is the last official photograph that was taken by my family in Malacañang. This was January of 1986. This was taken in the gardens beside what we called, hindi na tawag Heroes Hall, pero tawag namin on Heroes Hall. Sa likod niyan yung mosque na tinayo ng parents ko. Yung pinakahuling larawan nila ng pamilya nila sa Malacañang. Yung picture na yun. Okay, tuloy na natin. Well, this is a very famous photograph. This is in the what we used to call the executive building. This was because nabalitaan namin na may nagdatingan ng mga supporter. Sabi ng father ko, the least we can do, and they took the trouble to come here. Puntahan natin, magpakita naman tayo. May nagtanong, sino daw yung mga bata na nandyan? The little girl is Amy and the little boy is Borgie. Mga apo na to. Si Borgie Manotok. Okay, tuloy na natin. Borgie, nakapatig pa eh. Ewan ko, pinagsuot ni Amy ng patig, pero nakapatig si Borgie. Nakauniforme na ako kasi we were awaiting the imminent attack of RAM. Kaya ako ang kinuha ng father ko kasi kakadaan ko lang sa military. He put me in charge of the defense of the palace. I nearly came out complete yung full battle gear. Sabi ng nanay ko, bakit pamukha ka makikipag-away? Tanggalin mo lahat ng gamit mo. Harap sila sa mga supporters, siyempre. Di ba, mga utol? So, naka-full battle gear pala si President Bongbong Marcos back in the day nung bago makuha na yung picture na yan, okay? The 1986 daw, according to him. Mukha ka makikipag-away. Tanggalin mo lahat ng gamit mo. Eto, hindi ko makalimutan. Tumawag yung isang commander namin. Sir, nandito na kami. We're in position. Nada niya yung mga mortar tube. We will fire 3 sighting rounds and we will fire for effect. Tinatanong ng father ko, sabi niya, ilan ang magiging casualty? He called back, sir, alam niyo naman, pag sighting round, to whom it may concern yan. Yung sinabi sa kanya, abort, inabort na kaagad yung operation. Sabi ko, dad, paano yan? Sabi niya, you know, I have spent my whole life defending Filipinos. I'm not about to kill them now. Oh, shit. Labutan ako. Ano, no? Iba talaga yung pagmamahal ni... Parang tuloy ako eh. Emotional eh. Iba talaga yung pagmamahal ng Ferdinand Marcos, no? Sa mga Pilipino o sa Pilipinas. Isipin mo, ito yung panahon, yung kinikwento niya na to, ha? Yung panahon na ang dami na nag-aaklas. Okay? May mga rally-rally na nangyayari na pinapatalsik sila si Ferdinand Marcos sa Malacañang at ang kanyang pamilya. So, yun nga. Dahil didepensahan ng mga militar ang kanyang pangulo, magpabibitaw na nga daw ng mortar tube para ma-disperse ang rally o yung rally. Well, anyway, sabi ni
Ferdinand Marcos kung may mga masusugatan o may mga casualty o may mga masasaktan, eh yun, inabort niya yung mission na yun. So yun rin yung isa sa mga dahilan kung bakit umalis si Ferdinand Marcos sa Malacañang, dahil ayaw niyang masaktan yung mga Pilipino o yung mga kapwa niya Pilipino, kasi sabi niya nga, "I have spent my whole life defending Filipinos. I'm not about to kill them now." Grabe. Grabe, nakakilabot. Tuloy na natin. Okay. Happy birthday, Mr. Ferdinand Marcos, ang aking idolong presidente. Okay, mga utol, kung may susunod na mas magaling sa kanya, pwede kong iduloyin. Anyway, palagay ko naman eh, hindi lang ako. Okay, mga utol, pakikomento na lang ang inyong mga comments at pakilike yung video. Happy birthday ulit sa kay Ferdinand Marcos, ang pinakamahusay na presidente ng Pilipinas, para sa akin. Ha? Hindi ko sinabing para sa lahat. Anyway, hanggang doon lang muna muli. Ako si Target Aquiles. Sana'y nag-enjoy kayo, mga utol. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless and saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.